De. SP ako eh. Pandemic siya, siya naging mayor ng Maynila. Hindi siya nagpabaya. Kasi mahirap din kasi yung bago. Inisip ko rin kasi yung pandemic. Oh. Yun. Parang ang timbang. Parang duka pa rin ako. Parang ang timbang kasi nung pandemic eh. What's up mga kayon? Welcome back pa rin siyempre dito lang sa Joe Malone TV. Tuloy na balita, walang kinakampihan, sumasalamin sa katotohanan lamang. Hi sa lahat ng viewers ni Joe Malone TV ha. Oh, please subscribe and click the notification button ha. God first. Oh yeah. Nakakamiss. Yeah, come on. 5, 4, 3, huh. Uh-huh. Come on, come on, come on, come on. Oh yeah. Nakakamiss mga kayon. Aha. Ah yeah. Nakakamiss yung sumayaw ng ganito umagang umaga ha. Oh yeah. Come on, come on, come on. October 28 ha, araw ng Lunes dito sa Pilipinas. Yeah. Aha. Ay, maganda yung topic natin ngayon, ha? Pero bago ang lahat, yug-yug muna tayo. Kahit marami tayong pinagdadaanan, ha? Pero productive naman yung mga nakalipas nating araw. Oh! Oh! Ah. Oh. Shout out sa inyo lahat. Hoy, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on. October 28, Monday, alas 8 dito sa akin sa Pilipinas. Maganda, 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 yung mga OFW natin, yan, yung mga laging nagpapalipad ng ayuda kay Joe Malone. Shoutout sa inyong lahat. Yung mga viewers natin dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, shoutout sa inyong lahat. Lahat ng mga nagko-comment sa atin, mga bashers natin, lahat ng mga nagko-comment sa atin na magaganda, mga Iskonians natin dyan, abroad o dito man sa Pilipinas. Maraming maraming salamat at shoutout sa inyo, please. Subscribe ka na kung hindi ka pa nakapag-subscribe. Tapos click mo na yung notification bell para lagi kang updated sa mga videos na ina-upload natin araw-araw. Tapos huwag ka na rin mag-skip ng ads kasi malapit na mag-cut off. So 28, I still have 2 days para gumanda yung revenue natin. Pagpasensya nyo na yung camera natin kasi nasira yung aking GoPro. Eh, ang ginagamit lang natin yung webcam na dinonate pa sa atin na luma. Oh, yun ang gamit natin ngayon. Oy, shoutout nga pala sa lahat nung nagpadala ng GCash. Ang nakakatuwa dun kasi, it's very unexpected days. Tapos mayroong mga GCash na palipad sa akin. Tapos when I replied to them, tatanong ko kung ano yung pangalan nila so I can address them properly. Tapos magbigay ko nila ng shoutout. Hindi nila sinasabi. Gusto nila anonymous lang. Sobrang thank you. I highly appreciated what you did to me do sa mga padala nyo na, alam mo yun, unexpected eh. You know? Alam mo yun, unexpected. Ang hinihingi ko lang pang kape, nagpadala si ganito, nagpadala. Mga ano eh, sa GCash kasi, ano eh, first letter lang, tapos asterisk, asterisk, tapos yung apelido, first letter lang din. So kung may second name ka, first letter lang din. Then the rest of that, asterisk na. So thank you. Na-appreciate ko talaga yung mga pa-GCash nyo, yung mga palipad nyo, si Mang Melcy, si Ma'am Janet, si Pyromel, sa mga live ko. Tapos may nakausap pa ako sa Facebook page. Ma'am, shoutout sa inyo ha.
may mga GC daw sila na Iskonyan. Shoutout sa inyo. At sinasabi niya mag-live daw ako para magpapalipad daw siya. Kung dati kung lagi kayo nanonood sa akin mga kayon, alam niyo yung bihira ako mag-live kasi ayokong isipin ng viewers ko na yun yung habol ko. Yung mga palipad-lipad na yan. Whether magpalipad kayo o hindi, syempre pa nagpalipad kayo, sobrang thank you. Maraming salamat. Pero kung hindi, okay lang din, di ba? Okay lang, okay lang. Thank you. Thank you pa rin kasi nanood kayo o kaya hindi kayo nag-skip ng ads. Maraming salamat doon. Tapos, hindi kasi umaabot yung internet dito. So, the reason why I want to have a live video kasi gusto ko, may interaction. So, babatukan ng tanong doon sa comment section, sasagutin natin. Gusto ko ganun. Ito kasi one way lang eh. Ako lang yung kwento ng kwento, kayo, comment lang kayo dyan. Tapos minsan hindi pa natin nababasa. Gusto ko yung may kausap din ako. Gusto ko kausap ko rin yung kayo, iskonyan ko. Kaya inihintay kong magawi dito yung sumisigaw na PLDT Wi-Fi chuchu. At magpapakabit tayo dito sa warehouse. Warehouse lang to, naka-green skin lang tayo. Yung internet kasi nadoon sa kapatid ko. Tapos yung bahay na tinutuloyan namin. Tapos etong warehouse. Umaabot lang yung internet doon sa bahay na tinutuloyan namin. Pero dito sa warehouse, sa tambakan, kung makikita nyo lang to, sobrang daming gamit. Eh, hindi na umaabot yung ating Wi-Fi. Kaya papakabit na lang tayo para gusto ko meron tayong interaction. Okay, maraming salamat doon sa nagpapadala. Yung pangkape natin, may kulay. Pahigop. Nung Friday, nasa Maynila ako, nag-food vlog ako sa kabilang channel. Tapos nung Saturday, nag-racket ako. Kasi photographer, videographer din ako. So, meron akong debut shoot. Nung Sunday, which is yesterday, nag-kalye survey ako. So, marami. Tapos, marami ako i-upload the next day. Tapos, eto may napili ako. Eto ang pinili niya si SP. Ayan. Gusto niya bago naman daw. Pahigop ulit. Tapos, nung sinabi niyang gusto niya si SB, syempre pinaliwanag lang na natin. Kasi, Maynila eh. Nasa Maynila ka eh. Diba? Ito, panoorin muna natin to. Gusto ko panoorin niyo muna itong ating kalye survey. Tapos, mamaya, explain natin. Ha? Shoutout sa lahat ha. Yung mga nagpadala sa akin, sobrang thank you, na-appreciate yun. Grabe. Alam mo yung minsan wala ka. Tapos bigla may papadala. O, oh, diba? Thank you sa blessing kasi yung binless nyo sa akin, talagang nagamit ko. Kaya thank you doon. Salamat. Panjika, pangkape. Salamat. Ito, panoorin na natin. Huwag na tayong magpatumpik-tumpik-tumpik pa, ha? Panoorin natin to. Ay, may paninga palawad lang. Ano to? Sa Hermosa to. Hermosa Tondo. So, District 2 to. Ayan. Tita! Kita kung halimbawang... Halalan! Yorme, pwede po ba naman tita kung bakit si Yorme? Siyempre, no. Ako senior. Apo. Gusto ko ibalik yung senior, ibalik yung pagka hindi mo nakuha yung ano, doble mong makukuha. Eh, nakaraan hindi ko eh, may mga hindi ako nakuha eh, sa ayon. Doble yung malinganda, no? At tita, siyempre, marami nagawa, ano? Lagi kasi nanonood sa amin si Yorme, pwede mo irekta yung mensahe mo sa kanya. Lagi ako nanood din ng mga vlog nyo. Ay, talaga po? Ano? Opo, lahat ang vlog ng kay Yorme. Yeah. Pinapanood ko po. Ito, baka may mensahe ka. Sesay natin sa Viber niya. Pero day nung nakaraan? Oo, oh, nung 24. Ang masabi ko, lalo pa niya pagbutihin yung mga magagandang gagawin niya sa Maynila. Thank you, tita. Maraming salamat po. Ito. Ito yung sinasabi ko. Maganda nga, ano po, ha? Kalookan kami tita. Kaya sa Maynila. Kalookan po kayo. Kaya sa Maynila. Dalhin niyo na, sir. Bakit dadalhin? Sabi mo lang bakit sa inyo, di ba? Hindi. SP ako, eh. Kaya, yeah. Pero dito po kayo sa Maynila. Ako po, dati ako ng Maynila. Dati sa Maynila. Bakit si SP? Gusto ko subukan kung anong tatakbo ng Maynila, eh. Maganda na kasi yung subukan natin yung bago. Ayaw mo na ba sa dati, yung may mga resibo, yung may mga nagawa na, tulad ni Yorme Isko Moreno? Pero para sa akin din, maganda si Mayor Isko. Kasi nung pandemic po, malaking tulong ni Isko sa Maynila. Kasi ang ano rin kasi, ang ibig mong sabihin, para sa akin, hindi ko pa alam sir eh. Pero okay lang. Hindi ko pa alam. Pero para sa'yo, parang... Pero para sa akin, gusto ko pa rin ng luma.
Nang duma. Opo. Pero parang kumbaga naninimbang ka pa. Opo, kasi ang inisip ko kasi yung ginawa ng dati, ginawa ng pandemic, napakalaking tulong nun. Kung iisipin mo maigi. Lalo-lalo na yung mga vaccine. Bawal magtinda, bawal, pero may ayuda, di ba? At is dapat yun, yun ang iniisip ng isang butante, yung naitulong ng... Yung bakit pinili mo si SB? Hindi, ang ibig ko sin kasabihin, parang gusto mo ng bago na parang gusto mo duma, parang ganun, no? Kumbaga mix pa. Oo, no? Hindi pwede yan. Sabagay. Ano pa naman eh? Pasensya na. Hindi, okay lang. Wala ka na doon. Kasi naman ito, opinion nyo lang naman. Pero syempre, pero syempre, ang gusto ko lang, pinapakita lang natin kung ano yung mga, kasi yung mga tao nakakalimutin eh. Di ba? Alam mo naman yung misan. Pero ako, kung isipin ko maigi, malaking tulong ni Mayor Isko sa Maynila. Alright. Kasi kumanda yung, ano ng Maynila eh. Kasi kapalit niya si Hani, di ba? Ngayon, lumaban ulit si Isko bumalik. Para sa akin din kasi iniisip ko yung naitulong niya. Di ba? Kasi kung pandemic siya naging mayor ng Maynila, hindi siya nagpabaya. Kasi mahirap din kasi yung bago. Iniisip ko rin kasi yung pandemic. Yun. Parang ang timbang. Parang dupa pa rin ako. Parang ang timbang kasi nung pandemic eh. Para talagang... Gipit na gipit tayo lahat nun, tanda-tanda ako, hindi tayo makalabas. Pero yung ayuda natin nun, dire-diretso. Alright, thank you tita, maraming salamat ha. Thank you boss, thank you. Heto, SB na eh. SB na to eh, no? So pinaliwanag lang natin na, alam mo yun ano eh. Alam mo ang Pilipino mahilig sa bago eh. To tell you honestly, mostly ng Pilipino mahilig sa bago. Di ba? Mahilig tayo sa bagong gadget. Yung karamihan ha, I'm not telling... this person particularly, I'm telling that mostly ng Pilipino eh mahilig sa bago. Example, gadgets, 'di ba? Pag lumabas yung ganito, kahit na napakikinabangan pa natin yung luma since na dumating yung bago, parang gusto natin bago. 'Di ba? 'Di ba? Tama. Diba? Totoo 'yan, 'di ba? 'Di ba? Pag bagong taon, bagong diet, 'di ba? Pagka may bagong labas na mga gadget, laptop, kahit na useful pa naman yung previous na gadget mo, feeling mo, gusto mo na siyang palitan kasi gusto natin ng bago. Diba? Totoo yun, diba? Kaya minsan, ang sinasabi ko sa kanila, minsan off the record na eh. Kadalasan off the record na. Kasi ayoko rin mapahiya yung tao. Pero ayoko mapahiya yung tao, ayokong i-hate siya. Ng mga netizen dito. Pero gusto ko din, off the record, ine-educate ko din. Ine-educate ko din in a way na pinapaliwanag natin kung gaano ba ka-useful si Yorme noon compared sa mga gusto nila ng bago ngayon. Diba? This ano to ha? Ano na to? For general na gustong pumili ng bago, this is my answer para sa inyo lahat, no? O, kung minsan nagkakausap tayo, alam nyo yan, yung mga nakakausap natin off the record. Kasi syempre, ayokong mag-isa kayo rito sa comment section eh. Diba? Ayokong mag-isa kayo sa comment section. So I'm talking about generally, diba? Generalize na natin. Ang Pilipino mostly sa Pilipino mahilig sa bago. Kasi bagong mukha, diba? Bagong experience, diba? Pero kasi, for me, kung nagagamit mo pa yung lumang gadget mo, bakit ka kailangan bumili ng bago? Di ba? Kung nagagamit pa ng Maynila si Yorme at nagagawa ni Yorme yung trabaho niya to the full extent nagagawa niya yung trabaho niya, bakit kailangan pa natin ng bago? Bakit kailangan pa natin sumugal ng 3 years ulit? Well, in fact, na yung luma, eh, nagagamit pa natin. Diba? Imagine kung gaano mo masisave yung pera mo pag bumili ka ng iPhone 16 pero yung iPhone 11 mo, nagagamit mo pa ng maayos. Ah, diba? Same logic applies to that particular opinion na bakit mo kailangan ng bago kung etong si Yorme Isko Moreno may nagawa na, may resibo na, at alam natin na may mapapatunayan pa na meron pang mas magagawa. Di ba? Can you just imagine, nung panahon ng pandemic, walang gustong lumabas, bawal lumabas, pero still,
Yorme Isko Moreno make the difference? How much more can Yorme Isko Moreno can do that today or next year pag nanalo siya na hindi na tayo pandemic? Di ba? Nagigits niyo ako? Nagigits niyo ako? Kasi ako, pag nagpaliwanag ako, hindi naman sa pagmamayabang, pag nagpaliwanag ako, klaro. Di ba? Kaya may maraming nagko-comment sa akin eh. Maraming nagko-comment sa akin sa Kalye survey ko. Meron kasing off the record akong pinapaliwanag sa kanila. Hindi lang basta iniiwanan natin sila ng ganun lang. Ayoko ng kasing kunan eh. Kasi, makikriticize lang siya rito. Diba? Makikriticize. Ito, iso sample to. Kaya hindi ko in-off the record. Diba? Sinabi ko, ayaw mo na ba sa dati yung may resibo, yung maraming may nagawa? Ayun, natauhan. Ma'am, sorry mama, natauhan. Hindi, sana walang mag-comment ng ano, sana walang mag-comment ng negative. Ayokong makriticize yung tao. Kasi, minsan a little bit of education can make, actually, a little bit of education can make big difference eh. Di ba? Lalong-lalong na sa ganitong klaseng sitwasyon where we are able na to put good people sa mga public offices, sa mga public sa posisyon sa gobyerno. Kasi kung hindi natin siya gagawin, kung hindi natin kikitlatisin, maigi yung kandidato, baka mailuklok natin yung talagang walang gagawin or much worse, yung mga corrupt. Di ba? Tama, di ba? Kaya minsan, off the record, ine-educate namin sila ni Calzada na kasi ang gusto namin, halimbawa, ang gusto namin yung boses nyo naman ang marinig, tapos ilalatag namin, bakit? Ito, ayaw mo. May resibo na to, tapos ipapaalala namin. Ano may, yung tao minsan, sa kagustuhan nila ng bago, nakakalimutan nila yung nagawa ng lumang tao sa kanila ng mga kabutihan. Di ba? Pero, andito kami para i-remind na, teka lang, ito yung ginawa ng tao nung kailangan, nung mga situation, nung mga condition, nung mga status na kailangan natin ng gobyerno. Di ba? Ito yung mga taong tumulong, hindi nakalimot, hindi nagpabaya to the point na hindi na umuuwi sa sariling pamilya niya just to serve his constituent. Di ba? Ang laking bagay noon. Kaya, hindi ko naman nilalahat, pero karamihan kasi ganun eh. Karamihan, kasi parang ano na yun eh. Parang culture na ng Filipino people yun na, Filipino na gusto nila bago, di ba? I'm not saying na hindi, walang gagawin yung mga bago. I'm not saying that. Disclaimer lang, I'm not saying that. Pero sa panahon kasi ngayon, mas kailangan namin, mga Manilenyo, yung talagang sure kami na merong gagawin at alam namin na may magagawa pa na kaya niyang doblehin. Kung kaya niyang gawin to, parang ganito yan eh. Kung kaya niyang gawin ni Yorme ng pila yung isang paa niya dahil due to pandemic, mas kaya niyang gawin ngayon na buo yung paa niya. Diba? Kasi hindi na tayo pandemic eh. Dati limited lang yung resources, limited lang yung paglabas ng tao, limited lang yung kakayahan ni Yorme nung kasi pandemic, pero ginawa pa rin niya yung kanyang magagawa as mayor. How much more ngayon na hindi na tayo pandemic? Can you just imagine that? Kung ano yung kaya niyang gawin ng hindi pandemic? Kung marami siyang nagawa during pandemic times, mas lalo na ngayon. Diba? Kaya andi rito kami para i-remind yung mga nanonood sa atin na pare, bago ka mag-desisyon, isipin mo nuna. Bago ka bumili ng iPhone 16 pala, sorry. Tanongin mo nuna yung sarili mo kung yung previous na gadget mo ay nagagamit pa na maayos at hindi ka pa binibitawan. Diba? Logic. Diba, logic. Does it make sense? Diba? Totoo yan. Kasi ako, hindi naman sa pagmamalaki magmamayabang. Siyempre, ako, laking Maynila, laking Dagupan, laking Tondo, kaya kong ipaliwanag. Kahit nakapikit ako, kaya kong ipaliwanag kung ano yung nangyari, kung sino yung mga past mayors na walang ginawa. Pero siyempre, hindi natin babanggitin yung names. Pero kapwa tayong mga batang Manilenyo ang nakakaalam kung sino talaga
yung may ginawa na, yung may resibo at napakinabangan nating mga Manileño. Tama, mali. Diba? Kaya nga karamihan eh, karamihan naman nagko-comments na akin na mga Manileño, naiintindihan nila ako kasi alam nila na may sense yung sinasabi ko kasi alam nila na laking Maynila, Batang Tondo. Wala akong, yung mga nagko-comment sa akin na SB daw ako, SB, Sus Mario, Sef, o ibang kandidato daw ako. Diba? Gaya ng sinasabi ko lagi, isa lang ang sinusuportahan ko, first time kong sumuporta ng isang politician, yun ay walang iba, si Isko Moreno. Pagka hindi ko alam yung susuportahan ko sa national, aalamin ko muna. Tatanong muna ako sa inyo. Hindi naman ako nagmamarunong, hindi naman ako nagmamagaling. Pero yung kay Yormi kasi, alam ko. Diba? Alam ko yung nangyari, simula nung umupo siya hanggang sa tumakbo siya ng presidency, hanggang sa, nandun ako eh. Diba? Yung clearing operation, Jomalong work travel pa ako ng time na yon. Ngayon, Jomalong TV na. Maraming nanonood sa akin din noon, kasabayan ko yung mga original na mga datihan. Ako na nga lang ang natira doon sa mga datihan. Ako na lang ang natira doon sa mga datihan. Yung mga iba nagpalit ng content, lumipat ng ibang lugar, it's okay. Kasi kailangan lang din nilang mabuhay. Hindi ko sila sinisisi na lumipat kasi kayo eh. Hindi. Kasi kailangan, may mga pamilya din yan. Kailangan din nilang mabuhay. Kailangan din nilang gumawa ng paraan. As well as I am, di ba? Gumawa din ako ng paraan. Nag-food content ako nung nawala si Isko. Kasi alam ko na eh. Alam ko na na mawawala rin kami. Kasi nawala na si Isko noong time na yon. Kaya naglipat ako ng ibang channel. Naglipat ako ng ibang content sa kabilang channel. Hindi itong channel lang ito ang ginamit ko sa food. Bagkos, gumawa ako ng isang channel at naging matagumpay naman kahit papano. Di ba? Ngayon, bumalik si Isko, so balik ulit tayo. Balik ulit ako sa kanya, 'di ba? Kumbaga para lang ako nag-abroad tapos bumalik ulit sa Pilipinas. 'Di ba? Parang ganoon. Kaya kung ano 'yung sinasabi ko, alam ko. Alam ko kung sino 'yung susuportahan ko, alam ko rin kung ano 'yung sinasabi ko at alam ko kung ano 'yung kwento. 'Di ba? Kaya 'yung mga nagko-comment sa akin na SB ka ata eh, 'di ba? Yung mga ganoon. Alam mo kung mag-SB ako, sana noon pa. Wala naman kaming bayad dito kay Yormi at hindi ako nagpaparinig ka. Wala kaming bayad kay Yormi. Lahat kami, mga vlogger, taos pusong sumusuporta kay Yormi. Bayad man o hindi. Ha? May allowance man o wala. Kasi, yung mga Esconians naman kahit papano, nagpapadala naman sila. Hindi pilitan yon, di ba? Walang problema sa akin kasi kumikita naman ako doon sa YouTube na to, yung sa mga views. Kaya nga ang request ko lang, huwag mag-skip ng ads. Tapusin yung buong video, huwag mag-skip ng ads. Mag-subscribe, ma-click yung notification bell. Ganun lang. Okay na ako doon, masaya na ako doon, promise, masaya na ako doon. Kumikita naman ako kahit papano. Yung kabilang channel ko naman, kumikita lang kahit papano. Pero kung magpapadala kayo ng mga GCash pang kape natin, sobrang na-appreciate ko yun ng sobra. Kasi ganun akong tao kasi hindi naman ako nanghihingi. Di ba? Never akong nanghingi. Inahayaan ko lang na sila. Meron o wala. Sobrang thank you. Di ba? Maraming salamat doon. Ayun na, no? So, Yorme pa din ako. Walang nagbago. Since 2019. Alam ng mga solid viewers ko yan eh. Alam nila yan. Siguro yung mga iba na nagko-comment, siguro baka bago lang din sa channel natin. O nalilito sila. Hindi. Kung susuporta ako, doon ako susuporta sa alam ko. Sa national nga eh. Sila Busita eh. Kahit alam kong marami na sumusuporta sa kanya. Ako mismo, gumagawa ako ng sarili kong investigation na kung ito ba talaga susuporta ako. Kasi kung para sa kalaman ng lahat, hindi lang ako local eh. National din ako. So para mas, alam mo yun, para mas maraming content, di ba? Pero yung mga hindi related na content ko, syempre hindi ko na ina-upload dito. So ang dalawang upload ko, national saka local. Pero karamihan, Yorme Isko Moreno, as you can see, doon sa mga videos natin. Pero minsan may mga national ako. Pero sa susunod na mga ano, habang papalapit na papalapit dyan, so marami na tayong i-upload. Dalawa lang, local, national. Pag mulik si Isko, balitang kalye, kalsada. Pero yung reaction video natin, yung podcast natin tulad nito, andyan pa rin. Kasi gusto ko to eh. Parang comfort space ko itong pagpa-podcast ko sa inyo. Kasi dito, nakakwento ko, 'di ba? Doon sa mga videos natin na mga ano, one way lang 'yun eh, 'di ba? Kung ano lang nakikita nyo. 'Yun na 'yun, 'di ba? Kumbaga, self-explanation, self-explanatory. Pero dito, may explain natin na maayos, madedepensahan natin na maayos, at may mapapanood nyo din naman at makakwento ko
kung ano yung nangyari. So, hindi mawawala yung ganito. Alright? May mga laktawan lang kasi busy lang. May ginagawa tayong iba. Pero, ando dun pa rin. Okay? So, Yorme Isko Moreno sa Maynila, mga kayon. Suportahan natin. May resibo na. Alam natin, may napatunayan na. At alam natin na marami pa mapapatunayan. Kung kaya niya, kung nagawa niya ng nung panahon ng mga pandemic, mas kaya niyang gawin next year na mas maluwag. Alright? Maraming salamat mga kayon at kita-kits ulit tayo. Marami akong upload dyan na Kalye Survey. Abangan nyo lang. 2 days na lang, cut off na. Please do not skip my ads para kahit papano medyo dumagdag yung revenue natin. Maraming salamat doon sa magpapadala sa GCash natin. Thank you. Pakinote na lang yung pangalan para ma-shoutout ko po kayo. Shoutout sa lahat ng major sponsors natin. Ito nasa ibabaw. Yung nagbigay sa akin ng sound card. Maraming salamat si Sir Christian sa kasi Ma'am Sophia ng Singapore. Thank you so much. Maraming salamat mga kayon, mga viewers natin, OFW, mga Esconians natin, OFW, pati na rin sa Pilipinas, yung mga viewers natin, Luzon, Visayas, Mindanao. Tunay na balita, walang kinakampiyan, sumasalamin sa katotohanan lamang. God first.